araw sa inyong lahat mga techies. Ako nga pala si Techie Fero ng inyong magiging kausap regarding sa Xiaomi Redmi Note 9 versus the Realme 6i. So, pag-usapan natin dito sa video na to kung ano ba yung difference ng dalawa to. Alam naman natin na si Realme 6i ay nirelease noong May 13 while si Xiaomi Redmi Note 9 ay nirelease noong May 26 kasama ng iba pa niyang series. So, gusto kong ipag-compare at tignan sa dalawang to kung ano ba yung mas sulit at mas maganda dahil parehas naman silang maganda lalo na sa price point nilang dalawa. So, bago tayo magsimula, please like and subscribe on my YouTube channel. Sa mga loyal subscribers at viewers ko dyan na tuwing may upload ako ng nanood, maraming salamat po. Para sa mga viewers, huwag niyo po kalimutan i-click ang subscribe button at ang bell button. So, huwag na natin patagalin to, simulan na natin. Panoorin muna natin ang mga trailers ng mga teaser trailers nila nung i-release. Sa panahon nyo na yung teaser trailer ng dalawang phones na naggagandahan na below 10,000 pesos from Xiaomi and Realme. So, kitang-kita nyo naman na ang ganda at ang sulit-sulit. Simulan na natin yung comparison or pakita natin kung ano yung difference ng bawat phone dito sa dalawang ito at kung ano yung mga specs niya. Ano-ano ba yung pag-uusapan natin dito sa video na to? Unang-una is na CPU, GPU, camera, battery capacity, battery charging time, yung color ng mga yung color na ino-offer nila dito sa PH pati kung magkano yung price. Sinimulan na nga natin muna sa GPU at CPU. Ito si Xiaomi Redmi Note 9 at ito si Realme 6i. Si Xiaomi Redmi Note 9 ay naka MediaTek Helio G85. Samantalang si Realme 6i is naka MediaTek Helio G80. Ano ba yung difference ng dalawang MediaTek G80 series na to? So, si G85 is naka-overclock or na, may dagdag clock speed yung GPU niya na 50 MHz. Samantalang si G80 ay naka-950 MHz, si G85 ay naka-1000 MHz yung clock speed niya. Medyo maliit lang talaga yung difference niya when it comes to the GPU or the clocking speed lang. Yun lang talaga yung difference nila. So, hindi ko masabi na upgrade yung G85 ni G80 kasi sobrang liit lang naman nung difference niya doon sa isa, sa G85 to G80. Okay? For the GPU, parehas naman silang nakamali 652. So, wala tayong pag-aawayan dito kasi parehas lang silang nakamali 652 na GPU. For the camera, ito na yung camera naman lagi natin pinag-uusapan since yung mga camera natin sa mga sub 10k or sa mga 10k below na mga phones ay gumaganda na din at mas maganda na yung mga ino-offer ng mga companies na nagbebenta ng cellphones. Unang-una si Xiaomi Redmi Note 9. Si Xiaomi Redmi Note 9 ay may quad camera setup. Yung main camera niya is ng 48 megapixel to 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel for the depth and 2 megapixel for the macro sensor. For the Realme 6i, meron din siyang 48 megapixel main camera, then 8 megapixel for the ultra wide, 2 megapixel for the depth and 2 megapixel for the macro camera. For the front camera dito nagkaroon ng edge si Realme 6i kasi si Realme 6i ay naka 16 megapixel front camera while si Xiaomi Redmi Note 10 ay naka 13 megapixel lang. So yun yung naging malaking difference niya regarding, hindi naman malam, pero yun yung naging edge ni Realme 6i para sa akin.
punta naman tayo dun sa display at sa screen nila. So display, si Xiaomi Redmi Note 9 ay may display na 6.53 inches. Si Realme 6i ay meron siyang 6.5 inch. So mas mataas ng 0.03 inch si Xiaomi Redmi Note 9. When it comes to the screen resolution naman, mas mataas si Xiaomi Redmi Note 9 ng resolution kesa kay Realme 6i. Naka 1080p resolution lang kasi si Redmi Note 9, while si Realme 6i ay naka 720p lang. So ibig sabihin mas mataas talaga yung yun yung naging edge naman pagdating ni Realme 6, ni Xiaomi Redmi Note 9 kay Realme 6i. Dagdag ko lang din kasi sa video naman parehas lang din tong ng phone. Parehas silang supported ng 1080p 30fps. So 1080p 30fps yung supported nyo na when it comes to video. For the battery naman, for the battery, yung battery ng dalawang phones na to ay naka 5,000 mAh. Mas mataas lang si Xiaomi Redmi Note 9. Si Redmi Note 9 kasi ay naka 5,020 mAh, samantalang si Realme 6 ay naka 5,000 flat mAh. When it comes to charging, yung charging speed ni Redmi Note 9 ay mas mabilis kasi sa Realme 6i. Meron kasi akong napanood na video ng 0 to 100% ng both units, si Xiaomi Redmi Note 9 ay meron siyang totality ng 2 hours and 42 minutes para sa completion ng 0 to 100. Samantalang si 6i ay meron siyang 2 hours and 49 minutes. So almost 7 minutes yung difference nila para when it comes to the charging time ng both. For the color ng units na in-offer ng both ng Xiaomi at ng Realme, si Xiaomi Redmi Note 9 ay meron siyang color na in-offer na color white, midnight gray, chalk forest gray. While si Realme 6i ay meron siyang dalawang color na in-offer, si white milk, tsaka si beauty. When it comes to price, ito na tayo sa price. Yung price niya talaga, sulit na sulit. Alam niyo naman siguro, since nagkaroon na tayo ng price reveal dyan at na-launch na rin yung phone, for the price of Xiaomi Redmi Note 9, 7,990 pesos for the 3GB RAM, 64GB of ROM. For the 4GB of RAM, and 128GB of ROM, it's 9,990 pesos. For the Realme 6i, 7,990 pesos then for the 3GB of RAM and 64GB of ROM and 4GB of RAM and 128GB of ROM, 9,900. So parehas na lang nila. For the pros naman, or kapag pinili mo kung ano yung edge ng isa sa isa, so sa akin, for the Xiaomi Redmi Note 9, ang naging cross or naging edge nila niya kay Realme 6i is si Xiaomi Redmi Note na 1080p display, may splash resistance, tapos yun na may dagdag na very minimal lang naman na 20 mAh. Pag naman kinuha mo si Realme 6i ay lamang ka naman doon sa front camera niya na may 16 megapixel, while si Xiaomi Redmi Note 9 ay meron lamang 13 megapixel. So may edge siya ng 3 megapixel. Akin, for the both units, for the Xiaomi and the Realme, panalong-panalo ka na dito. So para sa atin, swerte tayong mga consumers kasi dumadami yung mga pagpipilian natin at pagandahan ng specs ng dalawang. So maraming salamat sa pagsubaybay dito sa comparison between the Xiaomi Redmi Note 9 versus the Realme 6i. Para sa susunod nating series na paglalaban na for the Xiaomi Redmi Note 9 Pro versus the Realme 6, since sila yung magkatay when it comes to pricing dito sa PD. So sundan yung video, i-like nyo na muna to at i-subscribe at click ang bell button para ma-notify kayo sa susunod kong upload. Para sa mga shoutouts pala, please comment down below para masama kayo sa shoutouts. And kung meron kayong unit na gustong pag-compare, i-comment down below nyo lang para masama natin yan sa mga i-review or i-compare natin. So maraming salamat mga Techie Fairons, mga taga-Techies. Ako ulit si Techie Fairon. Maraming salamat sa inyong panonood. And salamat guys!